Okay, so ayan guys, no? Ilang araw na lang yung bagong taon na at kailanganin natin ng paingay, no? Lalo na sa New Year's Eve, no? So mas maganda, mas maingay, mas masaya, no? So kaya kung napanood nyo yung last year video ko, ilalagay ko sa description yung pampaingay sa New Year, which is gumawa ako ng busina para mas maingay, mas malakas at hindi na kailangan gumamit pa ng turutot o gumamit ng paputok, which is delikado, no? Unsafe yung mga paputok sa ngayon at pinagbabawal na ng ating gobyerno, no? So yun, yung ating ginawang pampaingay sa bagong taon, last year, i-upgrade natin ngayon guys, no? Kasi dati gusto nating tumingin sa labas habang nagpuputukan, habang may mga fireworks display, di natin mapaingay yung ating busina kasi pumipindot tayo doon ng pumipindot sa switch. So, di natin na-enjoy, no? Yung happening sa ibang mga area o makapanood man lang ng fireworks display. So, yan. Kaya i-upgrade natin siya ngayon, guys. No? Gagamitan natin ang no? Itong ginagamit sa kill switch. No? Gagamitin natin to sa busina, guys. Para yung busina natin, the remote lang. No? Kapag pinipindot mo, bubusina na siya. No? So, ganyan ang magiging upgrade. Kaya panoorin nyo to, guys. Sa dulo ng video, ilalagay ko yung diagram para may idea kayo at kung magustuhan nyo is magawa nyo sa inyong mga bahay. Hindi kailangan ng motor. Hindi mo kailangan ng motor. Kailangan mo lang ng mga lumang baterya ng motor mo na gumagana pa at magagamit mo at mga busina na pinagpalitan mo. No? So, yan. May pampainstant, pampaingay ka na. Safe pa. No? So, kahit pamangkin mo, anak mo, ang hahawak ng remote, okay lang. Pindutin niya ng pindutin. Bubusina lang yan ng bubusina. Okay, so, ayan guys, no? Kaya panoorin yung video step by step hanggang dulo para matutunan nyo yung ating pampaingay sa bagong taon na instant. Okay, so ayan guys, no? Pero kung bago ka palang napadaan sa aking munting channel, hingin ko lang pong inyong munting suporta sa aking munting channel. Pakilike naman ang ating video at pakishare para mapanood din ang iba nating mga ka-rider. Okay, so let's go! Simulan kagad natin ito guys. Okay, ang usual na function itong ating pang-kill switch guys is pag clinic natin ang on sa remote, iilaw siya. Ibig sabihin, buhay yung module. So, sa ganung function, magkakaroon na ng supply itong ating common papunta sa kanyang normally open. No? So, dahil naka-on. Pag clinic natin ang off, is mamamatay siya. No? So, hindi natin pwede gamitin yung sa busina guys kasi kailangan mo papindutin ang off para mawala ang busina. No? So, babaguhin natin ang program ng ating module guys. Okay? So, ganito lang baguhin ang program niya. No? I-off lang natin. Tapos, itong switch, ipipress lang natin niya ng isa. Long press hanggang umilaw yung ating indicator. Long press. Yan. Pag umilaw yung ating indicator, naka-reset na yan. Click lang natin ito ng isa. Itong ating switch. Itong switch na nandito, click lang natin niya ng isa guys. Ganito. No? Itong switch. Click, isa. Iilaw yung ating indicator. No? Pag umilaw yung indicator, i-click natin yung on ng remote. Okay? So, ayan. Yan ang program ng ating module. No? Pag clinic natin ng on, buhay siya. Pag binitawan natin ng on, patay siya. No? Nakikita nyo? Pag clinic natin ng on, buhay siya. Pag binitawan natin ang on, patay siya. Ang off, wala na siyang function. Makikita nyo, wala na siyang function guys. Yung off, kahit umiilaw yung indicator ng remote, dito sa module, wala na siyang function. Pero ang on, pag clinic natin ang on, buhay yung module. Pag binitawan natin ang on, patay yung module. No? So, kaya magiging busina ang function nito guys. No? So, sa ganitong setup, pag pindot natin ng on, magkakaroon ng supply yung normally off. Yung common, dadalo siya sa kanyang normally open. Pag binitawan natin, wala ng supply ang normally open. No? So, ayan. Ganyan lang kasimple yung kanyang setup natin sa ating module para sa ating pampaingay. Okay? So, ngayon naman, install natin at kung paano ang pag-install nito. Let's go! Okay, dito sa labas ng pinto ng aming bahay, guys, may nilagay na akong dalawang busina. No? Nilagyan ko na rin ito ng relay.
no, 40 amperes lang ito at naka-install na yan, guys. Okay, tapos ito yung module ng ating kill switch. Ni-stick ko na dyan para stable at hindi malaglag. Okay, so dito, ito dito ko kinabit yung positive ng ating kill switch, no? Diretso yan sa battery. So ito naman yung kanyang normally open, no? So ito naman yung kanyang common at saka ang kanyang negative ng ating kill switch, no? Pinagsama ko yan papunta sa negative ng ating battery. Okay, so ayan lang, guys, no? Tapos i-arrange na lang natin ito para hindi makalat tingnan. Dito siguro mamaya pag fix na natin itong dalawa, isa ito yung ilalagay natin sa ating battery. So ipapakita ko sa inyo mamaya, panoorin niyo yung diagram na to, guys, para maintindihan niyo yung wiring natin. Okay, so ayan, guys, ito yung ating diagram ng ating pampaingay sa pagsapit ng bagong taon, no? Ang ating remote controlled na busina. Pwede niyong i-screenshot, guys, para may reference kayo kapag magwa-wiring na kayo, guys, no? Kung magustuhan niyo lang naman itong pampaingay natin sa bagong taon. Okay, so kailangan lang natin dito isa busina, dalawa battery, no? Kahit yung mga napagluma ang battery niyo, is pwede nating magamit. Kailangan natin ng module ng kill switch at saka relay, no? So yan lang yung ating mga kailangan. Itong module ng kill switch may kasama na tong remote, no? May kasama ng remote yan, guys, no? Ganitong remote ang kasama niya. Ating wiring lang dito, guys, no? So itong dalawang busina, yung positive at saka positive niya, although wala naman itong ano, guys, wala naman tong polarity. So ang isang ano, pagsasamahin lang natin ang isang paa niya, magsiserve as positive. Tapos ang isa naman, pagsasamahin din natin, magsiserve as negative. So ito may mga bilog, ito yung ating indication na connected siya, no, or pinagdugtungan. Okay, so yan, pagsasamahin natin. Tapos yung positive niya, ilalagay natin dito sa ating number 87 ng relay, no? So tapos yung ating number 85 ng relay at saka positive ng V plus ng ating kill switch or ng ating module, pagsasamahin natin yan, guys, no? 85 ng relay tsaka V plus ng ating kill switch, no? Pagsasamahin natin, tapos dediretso natin yan papunta sa battery. It's up to you, guys, kung gagamit pa kayo ng fuse. Pwede namang walang fuse, katulad yung ginawa ko, di naman na kailangan ng fuse since wala namang pwedeng ma-involve na ibang wiring, no? So di na ako gumamit ng fuse. Pero kung gusto nyo, pwede pa rin naman kayo gumamit ng fuse. Kahit in amperes is okay na yon. So, itong number 30 pala, itong number 30, sasama na rin natin yan, guys, sa 85, positive ng kill switch, saka number 30 ng relay, pagsasama-samahin natin yan, guys. Diretso natin dito sa positive ng battery. Yung negative ng ating kill switch or minus V at saka common or com na nakalagay, yung com niya, pagsasamahin natin yan, guys. Negative ng battery tsaka yung com, pagsasamahin natin, tapos ilalagay natin sa battery, no? Direkta sa battery yon. Tapos yung ating NO or normally open, no? Yung NO, idediretso natin yan, guys, dito sa negative ng ating busina, no? Yung ating 86, itatap din natin dyan yung 86 ng ating relay, no? Again, yung NO ng ating kill switch, idiretso natin yan sa ating negative ng ating busina, no? Yung 86, isasama na rin natin dyan. Dyan na rin natin itatap yung 86 ng ating relay. Okay, so ganun lang kasimple ang diagram ng ating remote controlled na busina. Okay, diba? Napaka-easy at hindi hassle ang ating pagbubusina. Kahit 100 meters away tayo, pwede pa nating mapindot ang ating busina or pampaingay natin sa bagong taon.
Okay, so ayan guys, ito na, ititesting na natin yung ating busina, no? Naglagay na ako ng battery dito para may supply na yung ating busina. Okay, so pag pinindot natin itong on, yan, ang lakas ng kanyang tunog guys, grabe. Isa pa. Okay, so ayan, ganyang kagalakas yung ating magiging pampaingay. Okay, maraming salamat at hanggang sa muli. Ride safe always.